Sa mga balitang mayroong pag-asa, North Philippine Union Conference naging katuwang ng Northern Luzon Mission at Northern Luzon Adventist College sa isinagawang Theological Forum para sa mga pastor. Inosluban Worship Company sa Lipa City, Batangas, formal nang inorganisa bilang ganap na Seventh-day Adventist Church. Palawan Mission nagsagawa ng pagsasanay para sa Kids in Discipleship Trainers. Adventist Ministry to College and University Students o AMICUS muling nagtipon sa Palawan State University makalipas ang mahigit 2 taon. Pamunuan ng Southern Luzon Mission pinangunahan ang pangangaral sa San Rafael, Ginubatan, Albay. Southern Luzon Mission Ministerial Couples Retreat naging biyaya at pagpapala sa mga pastor at kanilang asawa. 2 linggong pangangaral at revival meeting na isinagawa sa Lutukan Seventh-day Adventist Church, matagumpay na naghatid ng tao sa pagbabautismo. Adventist teachers sa buong probinsya ng Laguna nagkaroon ng panibagong sigla sa kanilang paglilingkod at pagtuturo matapos ang kanilang spiritual retreat. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Ginanap ang isang theological forum sa Northern Luzon Adventist College. Ito'y pinangunahan ng North Philippine Conference at Northern Luzon Mission Ministerial Association upang bigyan linaw ang mga isyu at aral ng Seventh-day Adventist Church patungkol sa banal na espiritu. Nagbabalita si Sam Hilbano. Hindi may kukubli na isa sa mga pinakakinakaharap na suliranin ng ating iglesia ay ang tila pagkalat ng mga aralin na hindi naman nakasulat sa ating Biblia, gaya na lamang ng usapin na kung ano nga ba ang totoong paliwanag sa banal na espiritu. Kaya naman, bilang tugon dito, ang NPUC katuwang ang NLM at NLAC ay naglunsad ng isang theological forum na may temang The Holy Spirit in Adventism. Layunin nito ang magbigay liwanag sa mga katanungan at magbigay ng wastong kaalaman sa mga pastor at student pastors ng Northern Luzon pagdating sa pagbibigay aral patungkol sa banal na espiritu. Ito yung issue na kakarapin nila doon sa film, ang issue of the Trinity, the Holy Spirit. At para sa ganon ay maihanda ang mga ito pag sakaling napunta na sa field o pag sila ay dadalaw sa mga church. Kasi marami dyan na ito yung mga tinatanong kung ano talaga ang understanding natin sa Holy Spirit. Bilang isang mananampalataya, bilang isang minister someday ay maliwanag na naipapahayag ng aming mga lecturer na kami ay magkaroon ng matatag na pananampalataya sa ating Panginoon na magpagamit sa ating andun yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Ang nasabing forum ay dinaluhan din ng NLM President Pastor Ismael Cabazon at NLAC VP Student Affairs and the Dean of Department of Theology, Pastor Luel Dumukmat, na kung saan kanilang binigyang diin at masusing hinimay ang mga ebidensya at katunayan sa usaping ito. Bukod pa dito, ibinahagi din ng Ministerial Department ng NLM na ang forum na ito ay may malaking papel sa mga susunod pa nilang programa. And then the following month, may mga camp meetings tayo. And then the following month din sa buwan ng November and December, parang mga ganon, ay gagawin rin natin ang seminar ulit ng mga pastor in preparation sa gawain natin sa 2023. Sa makatawid, masasabing ang forum na ito ay isang patunay na laging kaagapay ang NPUC, NLM at NLAC sa pagtiyak na ang mga pastor at student pastors ng Northern Luzon ay laging handa sa pagpapakalap ng banal na salita ng may wastong kaalaman. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa, Sam Hilvano para sa Hope Today, NPUC News. Formal nang inorganisa bilang ganap na Seventh-day Adventist Church ang grupo ng mga Adventista o worshiping company sa Inosluban, Lipa City, Batangas. Ang biyayang ito ay kanilang lubos na ipinagpapasalamat
At makalipas ang 19 na taon, sila ngayon ay natatag bilang isang ganap na simbahan. Ang kanilang kwento, balitang hatid ni Cherry Pabiala. Masayang ipinagdiriwang ng mga kapatirang Adventista sa Metro Lipa District ang pagdaraos ng church organization ng Innos Laban Seventh-day Adventist Church bilang opisyal na pagkilala sa nasabing church company na maging isang ganap na simbahan ng Seventh-day Adventist sa Innos Laban, Lipa City. Kung noon ay ilan lamang ang bilang ng mga dumadalo para sa mga pagpupulong, ngayon, sa biyaya ng Panginoon ay tinatayang 50 mananamba ang masayang ipinagdiriwang ang pagtatalaga at pagkilala sa kanila bilang kauna-unahang miyembro ng Innos Laban Seventh-day Adventist Church sa idinaos nitong church organization. Tunay nga po napakabuti ng Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito, ang simbahan po ng Innos Laban ay magiging ganap na iglesia. Sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoon at sa paglilingkod ng mga kapatid mula sa Metro Lipa ay naipaliganap ang ebanghelyo sa teritoryo ng Innos Laban. Mula taong 1999 ay nagsimulang umusbong ang pananampalataya na nagdulot upang makabuo ng kongregasyon sa nasabing lugar. Sa loob ng 19 na taong paglilingkod bilang isang church company, ay matagumpay nitong naisagawa ang mga gawain upang maorganisa bilang isang simbahan. Aktibo itong nakikisangkot sa mga inilunsad ng mga gabi-gabing pangangaral at nagsagawa rin ng branch Sabbath School, Vacation Bible School, at mga outreach programs. Patuloy na lumago ang church company na ngayon ay nasa pangangalaga ng head elder na si Brother Amiel Tenorio at ni Brother Glenn Gashas bilang kinatawan ng Mother Church ng Innos Laban, ang Lipa Adventist Academy. Bilang isang miyembro ng Lipa Adventist Academy at nahal na elder, na siya rin napag-atasan na ng asiwa dito sa Innos Laban SDA Church, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ako ay isa sa mga pinagkatiwalaan nila at nagtiwala sila sa akin at una-una ay Panginoon na ginamit ako sa ministeryong ito. Samantala, naging pagpapala naman maging sa mga sumuportang kapatiran mula sa iba't ibang local churches ang ginanap na programa para sa church organization. Ang serbisyo ay ginanap sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Innos Laban Seventh-day Adventist Church at ilang mga kinatawan ng iglesia na naghandog ng mga awit at mensahe. Isinagawa rin ang pagtanggap ng membership ng mga pioneering members, pagpili ng mga opisyales ng iglesia, at pag-oordina ng mga mamumuno sa bahay-sambahan. Ang Innos Laban sa mga oras pong ito ay lubos ang kagalakan dahilan sa ito po yung matagal ng panahong kanilang iniintay na ma-organize. Church na mapapadagdag sa roster ng South Central Luzon Conference. Walang iba kundi ang iglesia ng Innos Laban dito po sa distrito ng Lipa. Upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Nawa ay panalangin natin ang paglago ng Innos Laban Seventh-day Adventist Church at ang mga itinatag na iglesia na kumakatawan sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagsaksi, pagsunod at paglilingkod bilang bahagi ng simbahan sa si Kristo ang bato at pundasyon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Cherry Vergara Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Sumailalim sa pagsasanay ang mga trainer ng KID o Kids in Discipleship sa Palawan Mission. Kabilang sa nasabing pagsasanay ang mga Adventist Church Elder, Pastors, Children Ministries Leader at mga guro. Alamin ang layunin at kahalagahan ng nasabing pagsasanay sa balita ni Dorothy Rodriguez. Ang Kids in Discipleship Trainers Training ay isinagawa sa Palawan Mission Hall na may temang Every Child, a Disciple of Jesus. Nagsimula noong September 2 hanggang September 3 ang pagsasanay ng mga church leaders sa nasabing programa. Kabilang dito ang mga elders, district pastors, family leaders, children's ministry, at teachers. Masiglang pinangunahan ito nila Ma'am Norlene Kadapan, Ma'am Dalba De Chavez, Ma'am Josie Calera, Pastor Ramil Ray, at Pastor Agapito Tuting.
Ang layunin po nito ay para ma-empower natin yung ating mga bata na ang edad po nito ay 0 to 14 years old para sila po ay magiging mga kabahagi ng mga alagad ng ating Panginoon dahil sila po ay malaki ang kanyang rule na ginagampanan para sa ating iglesia para kung magkagayon ang kanila ring pananampalataya ay mapatatag habang naghihintay sa pagparito ng Panginoon. Magagandang talakayan at aktibidades ang ibinahagi ng mga pangunahing tagapagsalita. Ako po yung nagpasalamat sa ating mission, sa ating mga resource person na sila ay nabigay ng maraming informasyon tungkol sa ating paglilingkod sa ating buhay ng Diyos. Very timely actually kasi naghahanap talaga kami ng ways kung paano ma-involve yung mga bata sa simbahan. And it comes with the package, hindi lang children pala ang involved dito, kundi kasama na yung parents and the whole church. Bilang matanda sa iglesia, ang mga natutunan ko po dito ay maituro din sa aming distrito sa Burlan upang ang mga iglesia na nagkaroon na ng panghihina, nagtigit sa mga kabataan, ay muling maakay ang mga kabataan ito palapit sa Panginoon. Isang malaking katanungan kung bakit hindi tumatagal ang ilan sa mga kabataan sa loob ng iglesia. Ang sagot ay napapabayaan at kulang ang giya at suporta ng mga magulang habang sila ay lumalaki. Laking galak naman ng mga delegado sa nasaksihan nilang programa dahil bihira lamang ang pagkakataong ito upang sila ay matuto at madagdagan pa ang kanilang mga ideya kung papaano mapanatili at maakit sa loob ng iglesia ang mga kabataan. Ako po ay nagpapasalamat na nakasama sa training po na ito na kung saan ay napakarami akong natutunan at naalaman ng mga bagong pamamaraan para po sa pagtuturo na maging disciples ang atin pong mga anak, hindi lamang po sa aking family, hindi lamang po sa iglesia at maging po sa paaralan na amin pong pinaglilingkuran. Aming itong sisimulan sa pilot church ng aming distrito upang masiguro na ito ay talagang lubos naming nakuha na at pag ito ay nakuha na namin, ibabahagi na rin namin ito sa ibang mga iglesia upang ang mga iglesyang sa aming distrito ay patuloy na lalago sa departamento ng mga kabataan at sa departamento ng pamilya. Mula dito sa Palawan Mission Hall, Puerto Princesa, Dorothy Rodriguez, layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Masayang nagtipon ang mga miyembro ng Adventist Ministry to College and University Students o AMICUS sa Palawan State University upang magkaroon ng acquaintance at pagplano ng mga programa at paglilingkod sa kanilang paaralan. Masaya silang muling magkita-kita makalipas ang mahigit 2 taon. Ang balitang hatid ni Sakina Gonzales. Isang pagpapala dahil matapos maantala ng mahigit 2 taon dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, muling nakapagsagawa ng pagpupulong ang mga Adventistang estudyante o AMICUS sa Palawan State University Main Campus, Puerto Princesa, Palawan. Kasiyahan, tawanan at pananabik. Yan ang makikita sa mga mukha ng bawat kabataang dumalo sa unang pagpupulong na isinagawa ng AMICUS PSU Main Chapter. Itinatayang na sa 80 katao ang naging kabuo ang bilang ng mga dumalo na kinabibilangan ng mga estudyante mula sa PSU, advisors, alumni at mga estudyanteng mula sa iba't ibang universidad sa Puerto Princesa. Ang naging programa ay napuno ng kasiyahan dahil sa awitan, mensahe na ibinahagi ni Pastor Leonard Pihid at mga aktibidad na nagsilbing upang magkaroon ng pagkakataon ang bawat kabataan na makilala ang isa't isa. As a first-timer po sa pag-join sa AMICUS organization, such a bless po na naka-join po ako sa gabing ito and also na bless din po ako sa mga message na ibinahagi sa amin ni Pastor. And may mga nakikita rin po ako na mga opportunities na maging ma-improve ko yung mga talents na meron ako sa loob ng organization natin. Hoping na maging light kami ng mga beginner sa AMICUS na ito
na maging ilaw kami sa mga estudyante sa PSU and maging masunurin sa ating Panginoong Diyos. Ang Amicus ay tinawag ng Panginoon upang maging blessing dito sa PSU Maine. So kung paanong ang Amicus ay gagamitin ng Panginoon, mayroong malaking challenge ang organization na ito para magiging blessing at magliwanag, lalong higit sa mga tao, mga estudyante, mga staff, mga guro na naghahanap ng katotohanan. Sa gabing ito ay na-bless tayo sa paalala mula sa banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon na tayo ay mga ilawan. We are the light of the world. At kinakailangan na mag-shine tayo sa lahat ng tao, na makilala ng mga tao ang good works ng Diyos sa pamamagitan natin. Layunin ng Amicus na matulungan ang mga Adventistang estudyante sa Palawan State University upang lumago sa espiritual, intelektual at social, at patuloy na makapalapit at magkaroon ng matatag na relasyon sa Panginoon, na ang bawat isa ay maging handa sa pagpapalaganap ng pagmamahal ng Panginoon sa kapwa, estudyante at komunidad. Mula dito sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Sakina Gonzalez, layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Mahigit 200 tao ang regular na dumalo sa isang linggong pangangaral na isinagawa sa San Rafael, Ginubatan, Albay, kung saan naging pangunahing tagapagsalita sa gabi-gabing pagpupulong ang presidente ng Southern Luzon Mission. Tunghayan ang bunga ng pangunguna ng Diyos at samasamang paggawa ng mga Adventista sa West Albay District sa balitang hatid ni John Andre Cabana. Puno ng mapala at gabay ng Diyos ang ginawang one-week evangelistic meeting dito po sa San Rafael, Ginubatan, Albay. At ito po ay dinaluhaan ng mahigit 200 katao sa buong West Albay District. Ito ay may temang Our Hope Today na pinangunahan po ng ating pong SLM Presidentor na si Pastor Joven Hitosis, na siya pong pangunahing tagapagsalita. Ang naturang programa ay phase 2 ng ginanap na evangelistic meeting sa Central Albay noong July na pinangunahan naman ni na Pacific Union Conference Vice President Pastor Vic Luis Arriola III at Arizona Conference Assistant in Multilingual Ministries Pastor Villamor Mriales. Salamat sa masigasig na Pastor Chris Codera ng distritong ito at lalong-lalo na sa masisipag na mga kapatiran na tulong-tulong sa isang buwan na grand preparation. Pagkatapos nito ay siyang pagsimula ng gabi-gabing pagpupulong mula September 12 at 17. Dahil sa kasigasigan sa pagpapanalangin ng buong Southern Luzon Mission sa evangelistic meeting na ito, gabi ng Biyernes, mahigit 20 katao ang tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng bautismo. At Sabado nang sila'y mabautismuhan at nagtapos ang gabi-gabing programa. Malaking pasalamat ko po sa lahat na naging instrumento ng ginawang pagtuturo ng mga aral, dahil mas bukal po sa kalooban ko na tatanggapin ko po ang Panginoong Diyos sa buhay ko po. Isa pong maligayang araw sa inyong lahat. Malaking kagalakan po sa inyong lingkod na maibahagi muli ang salita ng Panginoon. Ngayong tayo po ay open na sa face-to-face. Ito po ang isa sa aming pong mga face-to-face evangelism na isinagawa sa lugar na ito ng Ginubatan. At purihin ang Panginoon sapagkat mayroon po tayong mga kapatid na nagbigay ng kanilang desisyon na tanggapin ang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. So, purihin po ang Panginoon, idalangin po natin ang mga kapatid na ito ay patuloy po na manalangin. Ito po ay naging bunga rin ng kasipagan ng ating mga kapatid sa lugar na ito ng Ginubatan, sinuportahan ng buong distrito sa pangunguna po ni Pastor Chris Codera. Marami pong salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Natapos man ang evangelistic meeting na ito, ngunit ang pangangaral sa distritong iyon ay magpapatuloy at ating idalangin ang pagpapala at gabay ng Panginoon na sumakanila. Mula sa San Rafael, Ginubatan, Albay, at may layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ako po si John Andre Cabana,
at nag-uulat para po sa Hope Today NPUC News. Masayang biyaya at pagpapalang itinuring ng mga pastor sa Southern Luzon Mission ang kanilang pagdalo sa idinaos ng Ministerial Couples Retreat sa isang resort sa Santo Domingo, Albay. Ang nasabing retreat ay lalong nagpatibay sa kanilang pagsasama at pagkakaisa sa paglilingkod ng kanilang asawa. Nagbabalita si Catherine Rafalio. We Will Go Love and Serve ang tema ng Ministerial Couples Enrichment Retreat na isinagawa ngayong September 9-11, 2022 dito sa Sarumbang Resort, Santo Domingo. Habang isinaalang-alang ang health and safety protocol, ay ginanap ang programang ito na dinaluhan ng mga pastors ng Southern Luzon Mission at ng kanilang mga asawa. Layunin ito na magkaroon ng mas matatag na pagsasama ang bawat isa upang mas maibahagi ang pag-ibig at paglilingkod ng may buong kasiglahan. Sa pangungunan ni Pastor Franklin Hill, SLM Ministerial Secretary and Family Ministries Director, ay naging isang matagumpay ang programang ito. Aki pong pinasasalamatan ang Panginoon sapagkat ang ating Ministerial Couples Enrichment Retreat dito po sa Southern Luzon Mission ay naging matagumpay. No, kasama po natin ang lahat ng ating mga manggagawang mga pastor, kasama po ang kanilang mga asawa. No, nakita po natin na talagang naging pagpapala po ang ginagawang Ministerial Couples Retreat na ito. Mas lalo pang naging interesado ang mga dumalo sa lektura ni na Pastor Gerardo Cajobe, NPUC President, at ng kanyang asawa na si Mrs. Javelin Cajobe, NPUC Chief Accountant. Mas pinaigting pa ito ng mensaheng nagmula kina Pastor Eliseo Garrado at Mrs. Nelia Garrado. Ang mga lektura ay puno ng saya sapagkat nagbahagi din ang mga dumalo ng kanilang mga natutunan dito. Isang mahalagang mga sandali po kasama ng aking may bahay, asawa, ang mga bagay na natutunan namin sa ministerial retreat. Ito po ay nabigay sa amin ng magandang karanasan at inspirasyon na sa aming mga paggawa. Ito po ay makakatulong sa gawain upang patuloy na maging matagumpay ang gawain ng Panginoon dito sa Southern Luzon Mission. Hangad ng bawat isa ang isang masaya, tapat at magandang paglilingkod na katulad kay Kristo. Isang inspirasyon na makita ang mga pamilya ng ating mga manggagawa na sama-samang maglilingkod ng may kagalakan. Mula dito sa Rumbanggi Resort, Santo Domingo, at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, ito po si Catherine Rafalio, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Dalawang linggong pangaral at revival meeting ang ginanap sa Lutukan Seventh-day Adventist Church. Doon ay tampok na ibinahagi ang mga propesiyang nakatala sa aklat ng Daniel and Revelation. Nasa huli ay pinagpalang umakay sa 13 tao na magpabautismo si Banji Dagos para sa report. Revival meeting na ginanap sa Lutukan Adventist Church sa loob ng 6 na consecutive nights, nagbunga ng 13 tao na nagpasya at tumanggap sa Panginoong Jesus. Ginanap ang revival meeting sa Lutukan Highlander, Lutukan Sariaya, Quezon, buhat August 15 hanggang August 26, 2022. Sa pangunguna ni Pastor Joe Galabit na sinuportahan ni District Pastor Gerson Rivera Jr. ng mga elders at buong kapatiran sa nasabing iglesia. Ang mga pagtalakay ay hango sa Daniel and Revelation at sa unang gabi ay tinalakay ang The Enigma of the End. Kasunod dito ay ang mga may kinalaman sa mga kahulugan ng panaginip at pangitain. Sa kasunod na gabing mensahe ni Pastor Joe, hinihimok niya na laging magsipaghanda ang lahat sa nalalapit ng pagdating ng Panginoong Jesus. Tinalakay ang pangitain hinggil sa 2,300 days at ang 1,260 days ayon sa kasaysayan sa Biblia at ang kaugnayan nito sa papal supremacy, topic na patungkol sa close of probation at ang patungkol sa kinabukasan kung saan ito ay ngayon na. Maraming mga kapatiran ang mataman sa pakikinig sa sunod-sunod sa naturang revival na halos umabot ng
180 katao ang dumadalo sa bawat gabi ng pagpupulong, habang abala ang ibang mga kapatiran na nagsisipaghanda ng pagkain na pagsasaluhan gabi-gabi. Ayon kay Pastor Galabit, kailangan natin ang tamang pagkakaunawa at kaalaman hinggil sa pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng relihiyon at himaying mabuti ang kasaysayan sa mga nakalipas na panahon at lalo't higit ay ang interpretasyon nito. Ayon sa kanya, ang ating panahon ay lubhang napakalapit na sa close of probation, kaya tanging ang pagiging matatag sa pananampalataya at ang laging nakaugnay na relasyon sa Panginoong Hesus ay mababantayan. Salamat at na-invite ako rito sa Lutukan, Seventh-day Adventist Church. At naglingkod kami ng 6 na gabi, pang 7 ito ngayong Sabat na ito. Salamat sa Diyos na may tinawagan dito na 13 kaluluwa at may isa pang Muslim na mabibinyagan tayo. Sa araw ng Sabat ay ginanap ang bautismo ng 13 katao na nagpasyang tumanggap sa Panginoong Hesus, kung saan sila ay mga miyembro ng small group at care group ministry. Matapos ang bautismo, sila ay inihirap sa kapulungan upang tanggapin bilang bagong kaanib ng iglesia. Mula dito sa Lutukan Adventist Church, layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Banji Dagos, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagbigay ng bagong inspirasyon sa pagtuturo at paglilingkod ng mga Adventist teachers sa buong probinsya ng Laguna ang spiritual retreat na isinagawa sa Santa Isabel Adventist Elementary School noong September 9 to 12. Ang nasabing retreat ay idinaos sa pangunguna ng South Central Luzon Conference Education Department. Tunghayan ang mahalagang biyaya na kanilang tinanggap sa programang ito sa ulat ni Yvonne Rigor. Kasiglahan ang nakita sa mga guro sa pagpapalang kanilang tinanggap sa pagsagawa nila ng retreat noong ikasiyam hanggang ikalabing dalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang pagsasama-samang ito ay dinaluhan ng mga guro ng buong Laguna na may temang A Minefield of Earthly Cares, Hold Fast That Which Thou Hast na isinagawa sa Santa Isabel Adventist Elementary School. Pinasimulan ito sa pagsasagawa ng Kiddush at Vesper Service na pinungunahan ng Adventist Children Ministries and Women's Ministries Director ng South Central Luzon Conference, Mrs. Esther Fadriquela, kung saan ay ibinahagi niya ang mga paraan kung paano magkaroon ng maka-Diyos na kaisipan. Minigyan din naman ng Education Superintendent Sir Vian Venido Sagnoy kung paano natin panghawakan ang mga katotohanan na nasa Biblia na nakapagbigay inspirasyon sa lahat ng tagapakinig. Bilang isang guro, napakahalaga na ating panghawakan ang mga turo ng Biblia sa huling kapanahunan upang sa ganun tayo ay maging matatag, lalo na higit sa panahon na tayo ay humarap sa mga pagsubok, sa problema at sa kahirapan ng mundo. Kapag ating hinawakang matibay ang mga pangako ng Panginoon, tayo ay magiging masigla, magiging matatag hanggang sa dumating ang ating Panginoon sa kanyang pagpapalakas. Nagbahagi din ng iba't ibang karanasan ang ilan sa mga guro kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay bilang kanyang mga lingkod. Sinagawa ang retreat na ito upang mas maging matatag ang pagsasama-sama ng mga guro at mas mapatibay ang kanilang dedikasyon bilang lingkod na nagtuturo sa mga batang ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Malaga ang spiritual retreat ng mga ganito dahil na-refresh muli sa akin ang misyon natin bilang isang guro sa kabila ng mga iba't ibang kinakaharap na mga challenges sa ating mga paaralan, at mas naliwanagan ako sa kahalagahan ng pagiging isang committed na manggagawa ng ating Panginoon. Tunay nga na ang ganitong mga programa ang magpapalakas ng loob at magbibigay ng encouragement sa bawat isa habang naghihintay tayo sa ikalawang pagparita ng ating Panginoon. I could say that this spiritual retreat has made me to become more closer to our Master Teacher, Jesus Christ. And it really helps me a lot to renew my vow with Him to be more dedicated and committed in the service of the King. It really reminds me what my heart desires, to seek
his humble face every moment. Naging masayang karanasan ito para sa kanila sapagkat ang bawat isa ay nagtalaga na ilaan ang kanilang talento, oras at panahon para sa gawaing ipinagkaloob sa kanila. Mula dito sa San Pablo City, Laguna, ako si Yvonne Rigor, naghahatid ng mabuting balita para sa Hope Today NPUC News. Hold fast till Jesus comes! Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan, hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DCXL, DCRJ at DCRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Subaybayan tuwing Sabado ng umaga ang masayang paglilingkod, ang programang nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang paglago sa pananampalataya sa pamagitan ng pakikibahagi sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Mapapanood tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa Hope Channel North Philippines. Magsama-sama tayo sa masayang paglilingkod mula dito sa North Philippine Conference. Ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.